currently the officer in charge of the Bureau of Learning Resources of the Department of Education. This session will be moderated by one of our speakers this afternoon, Ms. Joy Sampang. Ms. Joy Sampang is the ECCD advisor of Save the Children Philippines. As ECCD advisor, she is responsible for technical oversight in the design and refinement of Save the Children Foundation's early childhood development programs in the country, including ensuring cross-sectoral integration and in pursuing education-related resource mobilization, program learning, and policy advocacy. Let's all give them a warm welcome. Magandang hapon. Kaya pa? Welcome to the last session of the summit. I will be your moderator and speaker for this afternoon, and we will be focusing on how different stakeholders develop high-quality supplemental learning materials for Filipino children. So we will hear from an independent publishing house from Mindanao, tama ba? And from Department of Education, and from us, Save the Children Philippines. So I will be starting the session, followed by MJ and then Ma'am Edel. So we've been hearing about basic education for the past 2 days, no? So this time, I will be talking about the importance of early childhood. Minsan nakakalimutan po kasi itong pag-usapan, ang early years. Kung gusto natin magkaroon ng skilled lifelong readers, we need to start early. At ito ay mangyayari lamang kung tayo ay sinasama natin sa usapan ang ECCD. So, Driving Quality Children's Books for All Filipino Children. Okay, so I would just like to introduce to you our organization. So Save the Children has presence in more than 120 countries. So we are celebrating our centenary anniversary this year. So 100 years na po kami. But in the Philippines, we started in 1981 in Gimaras. Okay, so last year we operated in 43 out of 81 provinces in the country, and our work is primarily on improving access to quality, inclusive, and developmentally appropriate early learning activities. So we also provided technical support in the development of the National Kindergarten Teacher's Guide. And then we also have our own packages on early learning. Meron po kaming alternative preschool model. Tawag po namin dyan ay kapitbahay aralan. So yung mga hindi po nakapasok sa public daycare and kindergarten, sinasalo po ito ng aming KBA. And then we also have our own parenting education packages. So the ECCD Council is the national agency, no, government agency mandated to work on the 0 to 4 years. Alam po ba niyo yun? Yan. So sila po ang katuwang namin, no, in advancing the ECCD in our country. Okay, so let me give you first the picture of what's happening for the younger children. So in the Lancet, it's a journal, no? It's an academic journal published in 2016. Tapos sinabi po doon na 250 million children are at risk of not reaching their developmental potential. Imagine niyo po yun, 250 million children from low to middle income countries. So that is 43% of under 5 children. So we have a lot of parenting programs, no? But rarely talking about reading books with to younger children. At wala pong masyadong libro, no, for younger children sa mga bahay-bahay.
because there is a lack of books for younger children. Marami yung 6 years old and above, 5 years old and above. Pero yung younger set, wala po masyado. So, here in our country, we have more than 150 languages. No? Pero, kakaunti po ang ating mga libro on local languages. Meron unti-unti nagkakaroon ng mga regional languages, no? Or yung mga bilingual. Pero kadalasan, it's usually Filipino and English. And most of the books available here are from abroad. Yung mga Disney, yung mga Nickelodeon, yan. That do not reflect our context, no? And there's a little interest in publishing books for indigenous groups, especially for the reflecting the culture of the IP group. Kasi nga, limited yung market. And then there's also limited experts who can write about the customs, culture, and traditions of these considered minority groups. So all of these limit the potential of the child, no? So bilang child rights organization, naniniwala po kami na lahat ng bata ay may karapatang mag-develop to their full potential. And incidentally, 30 years, nag-celebrate po tayo ng 30 years na po ang UNCRC or United Nations Convention of the Rights of the Child. So kami sobra po namin ina-emphasize ang pagkakaroon na magsimula ng mas maaga, no? So start early. Sabi ko nga, hindi siya napag-uusapan mula pa kahapon. So sana po with this presentation, we can always include ECCD in our work in publishing more books to our younger children. So naniniwala po ang Save the Children na ang literacy ay fluid. Nagsisimula po siya sa mula pa lang sa developing fetus, no? Bago pa nga po siya ipanganak, no? So sabi natin, literacy is a cornerstone of development. So nilalagay natin ang bata, no, sa kanyang sa path na para maging successful siya later in life. So kung ang opportunity po ay wala, literacy begins with books. Kung wala po ito, paano po natin siya ma-ensure ang success in life? So, the support we provide to children in these early years is just as important. No? So, pareho lang pong importante yun. Hindi po lagi doon tayo sa later years. Dapat simulan po natin ng mas maaga to have more skilled lifelong readers. Okay, so for the very first time, at the global level, naisama po ang early childhood development sa Sustainable Development Goals. So, napag-uusapan na po siya at meron siyang recognition na maabot ang iba't ibang target, no, in 2030. Kaya mas maganda pong isaalin natin ang ECCD sa ating usapan at sa ating mga ginagawa, especially for literacy. And then, of course, we need to engage, no, partner with communities. So, with the work of Save the Children, we trained volunteers of the community. We trained the daycare teachers or the kindergarten teachers with this parenting programs. So, meron po kaming home-based mentoring early in emergent literacy and literate numeracy. So, nagsisimula po siya from 0 to 3. And then, yung ELM at home namin, yung early literacy and math at home, from 3 to 6 years old. So, may continuum of support for the parents. So, dito po tinuturuan sila ng basahan ninyo yung inyong mga anak, maglaro kayo. So, laging sinasabi ng mga parents, marami pa kami ibang gagawin. So, competing priorities. So, what do we do? So, sinasabi, meron kaming set of play activities na kung saan pwede nilang gawin yun kasama kanilang mga anak at habang ginagawa nila ang mga gawaing bahay nila. So, hindi nila alam, natutulungan na nilang i-lay down ang mga foundational skills in literacy and numeracy. And then, why mother tongue? No? So, sinasabi natin na
napaka-importante na gamitin ang mother tongue language dahil unang-una, marami ng pag-aaral na nagsasabi na 80% of the brain development occurs in the first 3 years. So may window of opportunity po tayo, no, no, i-maximize po ito. At sinasabi rin na kapag sa recent study doon sa Harvard, sa Center for Developing Child, there's a million word gap ang mga batang hindi nabasahan ng kanilang mga bagulang at tagapag-alaga sa bahay kaysa doon sa mga nabasahan. So imagine, hindi pa sila nakakapasok sa formal school, meron ng discrepancy sa kanilang vocabulary. So napaka-importanting binabasahan sila sa bahay prior to beginning of school. And then when they are taught in a language that they are familiar with, they are more likely, no, to succeed, enroll and succeed in school. Ganun din ang mga parents. Hindi sila mahihiyang makipag-usap at makipag-collaborate, no, cooperate with their teachers. No? And then, pagka very strong ang mother tongue language ng mga bata, mas madali na sila makapick up ng second language. And then, makakapag-develop din sila ng better thinking skills compared dun sa mga monolingual peers nila. So, meron pong legal basis ang mother tongue, no, in early education. So, sa Early Years Act, so sinasabi dyan that ECCD curriculum shall use the child's first language as the medium of instruction. But then, sa mga private schools natin, marami pa rin na gumagamit ng English, di ba? Pero meron na nga tayong batas. Sa dating school, preschool ng anak ko, Filipino Friday lang. So once a week lang ginagamit ang Filipino language. And then sa Kindergarten Act, so meron tayong MTBLE, no? So with this policy na naka-built in sa K-12 curriculum natin, there's a push for more mother tongue books. Okay. Okay, so we also need to emphasize the importance of having teachers that who can teach reading. So ito pong na-develop naming training package is based on the assessments and evaluations of the teachers in our partner communities. So part of that is in level 3, there's a module on teaching reading. Usually it's mga teachers natin, sinasabi lang nila yung alphabet, tapos yun na yun. Di nila alam na yung simpleng pakikipag-usap sa kanilang mga estudyante, hindi lang yes or no, ay nakakatulong na yun sa literacy skills ng kanilang mga estudyante. Okay, so more and better books for younger children. So we have partnership with different publishers to come up with different books. So these two are from Adarna. And so, sila po, ang Adarna po ang isa sa mga unang nag-publish ng mga children's books in the Philippines. So, yung pong Kayang-Kaya, it's an interactive book. May shoelace na pwedeng i-manipulate ng bata. At si Adarna pa lang ang gumagawa nun. And then, we also have partnership with Ilaw ng Tahanan. And this is also available in the market. So, kumilis tayo ate, kumilis tayo kuya. And then, this one is also with Ilaw ng Tahanan. It's about inclusivity. So, napakadalang na merong representation ang children with disabilities in the books. So, this time, we come up with such theme. At in collaboration din po ito with Resources of the Blind. So meron ding Braille na kasama ang pitong chinelas. Pero for a limited edition dahil medyo mahal daw po siya. Ayan, so numeracy and inclusivity. And then we also integrate in, themes on disaster preparedness. So napaka-importante siya dahil tayo po ay very prone, no, to different disasters. So tinuturo sa mga bata kung saan sila pupunta kung may bagyo, sunog, lindol, gera, at iba pa. So interactive din po siya, may flap. But this is not available in the market yet. And then this is also a cloth book. Prepared, written by teachers in Mindanao. So tungkol naman po siya sa hygiene.
And then this one, these two are on special na araw and magtagu-taguan. So meron po siyang mga translation in different regional languages. Kahit hindi ko pinipindot, bigla na lang siyang umaano. And then, more interactive books for younger children. So, TikTok. So, kayang i-manipulate po ang nasa gitna. It's about routines because we found out that among the families, hindi masyado established ang routine sa kanilang bahay. And we know that younger children thrive more if there are routines in their homes. And then the other one is Sino Siya. So this one also has flaps, so pwede rin niyang hulaan ng mga bata kung sino yung dinidescribe doon sa libro. Okay, next. And this one is from Mindanao. It's in Ilocano, pero dahil may variation ang Ilocano sa northern Philippines, sa Mindanao, so kailangan siyang i-consider. So ito naman nasa baba ay Maguindanaoan text. Yeah. And then other regional languages that we develop in Tiboli, Tagakaulo, and next slide, Bulacan and Ilonggo. So we also made books on indigenous games. So how do we do that? So we have inclusive book development process. So meron po tayong dalawang pathways. So from the right side, it's the partnership with book publishers. So mainly because the publishers are concentrated here in NCR. And then the other pathway is the establishment of book development and review committees because of the different languages in Mindanao. So what do we do? So we first create technical working group composed of LGU Focal, ECCD Focal, and local libraries. And then we train them especially on child rights and then yung mga gender equality principles, inclusive principles. And then we will also introduce the standards in developing books for younger children hanggang sa meron na tayong draft. And then field test it with children, validate, and then publication, and then distribution of books. And I would just like to show you a video kung paano po yung nangyayari yung development ng books, especially in Mindanao. So video na po tayo. So, ito pong mga book development review committees are composed of tribal leaders, daycare teachers, kindergarten teachers, parents, and other stakeholders who are willing to be trained and write books, no? So, sila po ang katuwang namin para makapagbuo ng kwento galing sa kanilang karanasan, galing sa reflecting their culture and their own languages, no? Okay. Materials and materials necessary in facilitating the children's development. The project achieves this through development of age-appropriate books and other play materials and integrating early learning activities in existing community-led health and nutrition services. Save the Children works with various partners in the development of these books. In Mindanao, we work with IP communities, where we first conduct workshops for community writers. Then second, we present the output to a wider community for validation. Here in Luzon, we work with partner publishing house and institutions. First step is conceptualization with Save the Children team. It was a good opportunity for us to
produce these books. So having a partner like Save the Children allowed us to explore this option. Nagsimula yung collaboration namin with Save the Children sa pamamagitan ng paggawa ng isang proposal kung saan naghihikayat kami ng mga nanay sa mga komunidad na sila mismo ang gagawa ng kanilang mga kwento. Mga kwentong pambata. Pagkatapos nito ay magkakaroon ng tatlong araw na palihan kasama naman yung mga manunulat na nagbibigay ng input kung paano mapapabuti ang kanilang mga akda. We have been working with Save the Children for quite a while. They would order books from us for their different reading programs. With our partners, they use different approaches. Ang book na i-develop natin for this year has to have the topic of inclusivity and numeracy. The main factor that influenced us was speed. We needed to have these books done by a certain time. So from there, we onboarded a writer whom we feel confident with na kaya niya mag-develop at kaya niya din tiyagain yung back and forth sa pag-check ng quality. And we came up with several studies. We showed them to Save the Children and then they tested it with the communities that they had relationships with. And then we picked the best ones and then we developed from there. May iba pang items that we considered to focus on hanggang nag-end up lang with the chinelas. It can represent different parts of life. Lahat naman tayo nagsichinelas. Iba-iba lang yung itsura. So that's what we can represent sa book. So sa amin, sa sentro, mahalaga yung collaboration namin with Save the Children dahil alam namin na pangunahing layunin nito ay mamulat yung mga kabataan o ang kabataan sa halaga ng sining sa halaga ng pagsulat ng maikling kwento sa pamamagitan ng tulong ng kanilang mga nanay mismo. So we have a story writing contest called Manguna sa Unang Pagbasa and it was open to everyone. So, you know, professional writers, teachers, moms, so anyone who wants to write. And so the winner of that contest was Mary Gigi Constantino. The title of that story was Dumaan si Muliki. And we selected an illustrator, so Ray Suma. So we developed the illustrations with him. And then a few years after that, Save the Children said, why don't we do another contest? And the winner of that contest was Eliza Judith Reyes. She's a teacher. And then the illustrator we selected was Eliza Flores. And the results of that contest has been published as Kayang Kaya. Concept is presented to the technical publishing team. Then we will proceed with MOA. Publishers shall apply and secure copyright, cataloging and publication data, with international standard book numbers. For both approaches, we proceed with story writing and illustration. We then make sure to gather feedback through storytelling in chosen communities. Save the Children's Book Quality Criteria Tool, we score and revise the book accordingly. We ensure that the book and all its components like the font, color, words used, size and the character representation, inclusivity and other key qualifications meet the criteria. Finally, the book will then be printed and the book launch will be organized. So bilang isang preschool teacher na nag-handle ng talagang bata pa, mga infants hanggang toddlers, yun. Isa sa pinakamalaking dilemma ko ay ang kawalan ng libro para sa mga batang 0 to 4. Lahat ng available ng mga aklat dito sa atin ay ginawa sa ibang konteksto, ginawa sa ibang bansa, ginawa sa ibang kultura. So nung ito ay binubuo, nakita ko kung gano'ng kahalagan na ito ay magiging angkop culturally, in terms of gender, disability, kung saan mang konteksto ng nagaling ng bata, nagiging akma para sa kanila. Itong field testing na ginawa ay makatulong para yung mga libro natin ay masiyak na tayo ay sumusunod sa developmentally appropriate practice, hindi lang sa mga centers, kundi mismo sa bahay kasi gusto natin na yung mga magulang sa kanila nagsimula yung pagkakaroon ng literacy practices na akma at angkop para sa mga batang Pinoy talaga. In DepEd, we have
there are already efforts na on leveling at saka sa iba't ibang standards, but for books, no, for younger children, wala pa po. So that's why we developed the book quality criteria tool kung saan pwede pong ma-assess, no, ma-evaluate ang iba't ibang libro at ma-iayon yung content, yung text sa kung anong level siya. So the book quality criteria tool is from 0 to grade 3. So may continuum of yung standards at leveling na hinahanap natin. At meron siyang socio-cultural criteria that looks into gender and stereotypes. So merong hindi lang quantity but also the quality, no? Kung yung representation ng iba't ibang genders. Okay? Next, please. So although we have a law that says na mag-establish tayo ng mga public libraries and barangay reading centers, but unfortunately, hindi nga siya nangyayari. At mas malala pa ay hindi kasama ang ECCD books sa mga libraries na ito. So yun po ang ginagawa ng Save the Children. We put books for younger children in the different public libraries in our partner communities, including appropriate toys, no, and other reading materials. So nilalagay po namin siya sa health centers, sa barangay reading centers, sa birthing homes, at sa mga alternative preschool sites po natin, yung kapitbahay aralan. And then we also have guidelines and assessment tools in setting up and maintaining these ECCD corners. And then for the past 6 years, so meron po kami na-organize na 7 BDRCs, or the Book Development Review Committees. We also developed 25 original titles, established more than 100 ECCD corners, and then those are the figures for the numbers of books sold at saka distributed to partners and parents. Next, please. So we also partner with Academe to help us with our assessment and evaluations. So we have tools and we also conduct home visitation to provide after training support to the parents and of course to the children. At meron din po kaming ginawa na market survey for parents and caregivers with 0 to 8 children. At doon po natin nakita itong 3 findings, na major findings po namin, na kung saan once or twice lang ang binabasahan ng mga nanay, mga tagapag-alaga kanilang anak, at nagsisimula siya pagdating ng 1-year-old pataas. So mayroong hindi pa po lahat nakakaalam na pwede nang basahan, no, as young as months old lang, no, kahit baby pa lang sila. And they also prefer to buy books in Filipino and English because that's what's available, at 1% lang din po ang mayroong books in mother tongue. So they are willing to pay 99 pesos per book, but well, in the market, ano po ang price range ng ating books for younger children? Mas bataas pa, no? So hindi nagtutugma yung expectation sa reality ng ating mga parents with younger children. Okay, next. So these are some of the challenges. So in terms of sustainability at saka yung avenues to promote, no, to let them become aware of the importance of reading books to younger children. So minsan nangyayari lang siya during reading month or children's month. Yun lang yung minsan nagiging avenues, especially in the far-flung areas. Okay, next, please. So as ways forward, we always support efforts in developing books for younger children and especially in mother tongue languages. So marami pong salamat. Nas-pressure ako doon. So the next speaker will be MJ. So magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si MJ, part po ako na Aklat Alamin, isang independent publishing house na based sa General Santos City, pero we operate nationwide. At ang focus namin ay children's books for children and teens, pero wala pa kaming titles for teens, na written in the various languages of the Philippines. So hindi kami nagpa-publish ng English or Filipino. Pero may mga translations naman, pwedeng sa back or depende sa context ng community. So yun yung pinapublish lang namin. At nandito po ako ngayon para i-present lang kung paano kami nagsimula
at saka ano yung ginagawa namin. So firstly, nagsimula kami a few years after nung implementation ng MTBMLE. Sobrang para sa akin, isa ito sa mga pinaka-importante na nangyari sa Philippine education system kasi naibalik sa kung ano dapat yung ginagamit sa schools. Kasi lumaki po ako sa Soccsergen or sa Cotabato region, sa Southern Mindanao. Sobrang diverse ng languages namin. Kami ang region na may pinakamaraming languages. Hindi karaniwan sa mga tao doon nagsasalita ng tatlo pataas na languages, maliban sa Filipino. Hindi pa kasama ang Filipino at English. So nabanggit kanina sa presentation ni Miss Joy na merong sa namakmakaming languages. At ako, nung lumalaki ako, never ako nakabasa ng books for children o kahit sa textbook ng mga stories na tungkol sa amin na nakasulat sa languages na ginagamit namin. Laging lumaki ako na alam ko pa kung paan na may jeep pala pagpuntang Quiapo, pero never ako nakakita ng jeep sa amin. O kaya nung nasa bahay namin, kasi sa bahay namin, ang language na parang prestigious ay English lang. So lahat ng books namin ay foreign. E sa Jensen, karamihan ng books namin galing sa Australia pa kasi dumaan sa Malaysia na backdoor. Ganon. So parang lumaki din ako na parang bakit dito yung spelling organized? Parang S pala. Tapos sa school Z. Tapos po, ang isa sa mga naalala kong books ay yung board book na si Pa, yung parang family sila ng bears. Tapos tinuturuan yung parang prepositions. Papa Bear is... Give justice to this presentation, and I hope I will answer crucial questions later. All right, so the title of my asa na po yung aking ano, yung pamagat po is a partnership in the development of supplemental learning resource materials. Tama ba? O wala pa ba? Sorry, wala akong ano. Ako ba magki-click o kayo po magki-click diyan? Wala pa. Alright, so kakanta na lang ako. Kanina meron tayong ano? Ayan na po. Alright, so partnership in developing supplemental learning resources. Okay. Parang hindi ata ito yung ano. Sige, okay na lang. Kasi dalawa yung ano, in-edit isa. Sige sir. Okay. Alam naman ninyo po ang DepEd ay ginagawa po ang lahat para po magkaroon ng sapat na libro ang mga mag-aaral, both teachers and students or learners. Tama ba? Ito po ay kahit sa labas ng paaralan o sa loob ng paaralan, ginagawa po lahat ng makakaya po ng DepEd. Nang sa gayon, bawat mag-aaral, mayroon silang kanya-kanyang libro. Ganon din ang mga guro. Okay. So, hindi lang loob ng paaralan, we have also the out-of-school youth and adults na tinitingnan po namin, and also those with special needs. Okay? Alright, so ang DepEd Vision, dito po yung aming talagang kumbaga binibase, kumbaga tingnan nyo ang vision po namin, no? We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. Kaninang mga speakers natin, pinag-uusapan yung 21st century skills, mga ganon. Ito po talaga yung aming battle cry in the development of our young minds. Gusto po namin sa DepEd na kapag po nag-graduate ang mga bata, hindi lang po rote memory ang na-develop sa kanila. Yung po, doon po tayo, di ba, lumaki na kailan namatay si Rizal. Ganun po yung ating mga pinanggalingan. Ito po gusto po natin kapag ka naturuan ng bata, marunong siyang mag-isip, marunong siyang mag-decide, at marunong niyang at magagamit niya po ang lahat ng skills na natututunan niya po sa loob ng paaralan. Hindi lang kahit sa loob ng paaralan, kahit sa labas ng paaralan. So, ito po yung vision po ng DepEd. And therefore, ito po nakaangkla ang K-12 curriculum. Next slide. Ayan. Gusto po namin talaga, at the end of the day, kahit po si kindergarten or ECCD, kasi kumbaga attached agency namin doon, kailangan po sila ay ma-develop. Kailangan po meron silang 21st century skills at the end of every grade level. Paano po gagawin yun? Kita niya,
ang isang bata, it should become or becoming a whole person, ma-develop lahat ang skills. Lahat po yun na-explain kanina mula yung speaker 1 to the last speaker, no? And then, ito po yung, ano yung mga curriculums po, curriculum support system, nandiyan po kami sa Bureau of Learning Resources. Isa po yung, kumbaga, support yun ay yung materials. Materials, facilities, and equipment. I'll just talk solely, kumbaga, ito yung focus ko po lang sa materials. Next slide, please. Kapag ang pinag-uusapan ay materials, hindi lang po yung print ang pinag-uusapan natin dito. Ang hinaharap po ng Bureau of Learning Resources ay all types of learning resources, text-based and non-text-based learning resources. There are two offices po ng BLR, one in Cebu, one in Manila. Cebu is in charge of the non-text-based learning resources. Ano na mga ito? The tools and equipment, yung science and math and equipment, ganun po yun. Yung po ang may hawak po doon ay nasa Cebu. Ang hawak po yung nasa Manila, nakafocus po kami sa print materials. Ano to? Of course, the books, the textbooks, the modules, ito yung mga videos, something like that. Ito po yung focus ng Manila. Alright, so again, lahat po ng klase ng materials po ay aming pong ginagawa sa Bureau of Learning Resources. Okay. Next, please. Okay. Ang sabi ko, kanina nasabi ko na, ha? Minimentin po namin ito na dapat po may sapat na materials ang mga mag-aaral. Okay? So there should be adequate provision. Hindi lang sapat. Ito po ay relevant. Ito po ay appropriate, contextualized. So, okay. Materials na ginagamit po sa panturo ng mga mag-aaral. Okay? So ito po ay aligned sa K-12. Kanina nasabi na po, kapag po mag-develop ng mga libro, kaya hindi lang supplemental, ha? Even the textbook should be aligned with the K-12 curriculum. At meron po kaming instructional design na ginagamit, fina-follow, bago po makadevelop ng isang libro. Kanina yung speakers pinag-uusapan nila, Phoenix has its own instructional design. The Vicaries has its own. Si Rex at meron. Kumbaga, kanya-kanya may instruction. And DepEd, meron kaming sarili-sariling, meron din kaming sariling instructional design. Na kung saan, nabanggit kanina yung speaker, na kung ang competency 1, it should fall under lesson 1, something like that. Kasi kami po ay developmental ang ginagawa ng DepEd. Hindi po kami lumalaktaw na hahanapin pa siguro. Especially, mahihirapan po siguro maghanap ng lesson na yun kung yun po ay nasa gitna na dapat nasa una. Naintindihan nyo ba? Mahirap lalo po pag hindi siya major doon sa subject na nahahawakan niya. Kaya po, matindi po kapag kami po ay sa evaluation ng materials. I am very sorry, ha? Yung mga mostly yung mga materials talagang lumalagpak sa competency pa lang. So, yun po yung aming ano doon, no? Next, ito po yung ginagamit lingwahe sa DepEd, especially the Bureau of Learning. Ang learning resources, ayan ay equivalent to learning materials na pinag-uusapan natin. Pag sinabi natin, generic term sa amin is already learning resources. Kahit anong materials po yan, learning resources sa amin. Okay. Another one is supplementary learning resources. Ang gamit natin, ito po equivalent nyo, yung kanina, supplemental learning materials sa ibang lingwahe. Parehas lang po ibig sabihin yun. Another one is text-based learning resources. Ano po yun? Kanina nasabi ko na yun, ha? Ito po yung print, whether print. Ito po yung non-print in the form of video or any digital formats. Ito po yung tinatawag under yan ng text-based. Okay, another type is, sige, non-text-based. Mapa tools, mapa equipment, mapa toys. Yan po ay belong to, categorize as non-text. Okay. And then the last one is the supplementary learning resources. Any other learning resources po, na ito po ay hindi siya yung textbooks na binibigay po namin, kinakategorize na po namin yun as supplemental. Okay? Or supplementary learning resources. Na ito po yung regular na binibigay namin, no? Okay.
Now, what are the types of, okay, focus ko na po sa supplementary learning resources. Marami pong types ng learning resources, supplementary learning resources, na aming pong tinitingnan sa Bureau of Learning Resources. Number one is the general references. Ito po yun. Alright, these learning resources provide a variety of information on topics of general interest. What? This includes yung mga encyclopedia, dictionaries, almanacs, atlas, and then the thesaurus. Ito po yung aming kinakategorize as general references. Okay? And then the other one there is the learning area books. Ito yung learning area specific references na kung saan po ito po ay references that support the learning areas. Okay? And provide information on selective topics which are useful to specific learning areas. Uulitin ko po ha, kinakategorize namin yan ng learning area books or learning area specifics kung hindi po yung aming regular na pinamimigay nationwide. Okay? Alright, so categorize, panitikan, something like that. Any other learning materials na nandito po, ibang title niya po, maliban dun sa aming binibigay, kinategorize na po namin yan para may distinction sa amin. Okay, next. Fictional. Alam na ba natin yung fictional materials? These are the reading materials that include variety of literacy works like novels or anthology of short stories, collection or anthology of poetry, tales, and other big books, small books, and others, no? To enrich skills in reading. Alright? And then, meron pang ibang klase? Alright, the non-print, ito yung mga video audio. Okay, so these are the text-based learning resources published in a format other than the print. Okay, so digital formats. Now, ano yung role ng DepEd Central Office in the provision of learning resources? Okay, so kami po, standard kami. Kami po magbibigay, mag-issue ng standards. Nang sa gayon, ang aming partners ay ito po ay susundin ninyo when you submit your materials for evaluation. So we will issue a national policy and standards, and then we have to evaluate the learning resources. Supplementary learning resources, and then you have to allocate funds for the procurement if there are enough budget, and then procure the material, the supplementary learning resources, and of course we have to manage the uploading, the downloading of these materials to our LR portal. Ito po yung aming ginagawa sa CO, Central Office, okay? What about the field offices? It's in their mandate. Nasa batas po yun. Yun sa RA 10533, mandato po ng field office namin is to produce, to develop, and to quality assure locally developed materials. Nandiyan po sa rule 2 po yun, section 10.3. No? So ano yung kanilang mandato? Pwede sila mag-develop, pwede sila mag-produce, locally develop. So production and development of localized materials. Kanina, ang sabi ng speaker natin, talaga naman, pag hindi mo po alam, kay ko mismo na local, dapat alam nyo kung paano yung produce, i-develop ang materials. Okay? So, development of storybooks for kindergarten to grade 3. Yung po ay meron kaming DepEd issue once relative to that kasi nakita po namin, dahil po sa kakukulangan ng budget naman, they cannot procure supplementary unless the LGUs talagang open sila sa budget to support our schools na magbigay ng mga iba-ibang klaseng materials, no? Pero yung iba talaga, walang-wala. Okay, so ang ginagawa, nag-i-initiate sila to develop their own supplementary learning resources according to the needs of their learners, particularly nag-start kami ng kindergarten to grade 3. Okay, and then we are if allowed by the top management, sabi namin dito, they can also procure supplementary learning resources if there are some money that we're going to download to the field. And then establishment of school libraries. Isa po yan sa mandato namin sa Central BLR that we have to establish school libraries
and also to manage the library hubs. And what are supposed to be in these school libraries are the supplementary learning resources to develop the love for reading among the learners. So, yun po, isa po yan sa mandato namin na kailangan po ang bawat paaralan magkaroon man lang ng school library o mini library o hindi kaya reading corner para na sa gayon, the learners will develop their love for reading. Okay? Now, ang sabi sa batas, yun, nauna na yung sinabi ko kanina, no, Rule 2, Section 10.3, yun, maliwanag yun, sige. Ah, hindi ko na po babalikan yan kasi it's really, I mentioned that already. Alright, ano mo yung expectations namin sa inyo, mga partners? Ang sabi namin dito, that kayo po, merong, ang dami niyo pong supplementary learning resources. Okay. Pero po, kailangan po namin na ang mga materials po ninyo talaga ay aligned sa K-12 curriculum. Yan po talaga basehan natin na kapag kami po ay magpa-call for submission, we see to it that the materials you're submitting to us are really aligned with this K-12 curriculum. Otherwise, anong saysay na isasubmit nyo kung wala yan, hindi naka-align sa aming curriculum? Okay, then it should be ang copyright date niya, it should be updated. Meron kami kasing DepEd guidelines na dapat po naka-updated po ang hindi po yung kopong-kopong. Okay. And then, it should be cost-effective. It should have high quality. Ano yun? Free of error. Okay. Huwag po kayong masaktan. Ang dami po kasi huwag po kayong masasaktan kasi marami po kami mga ina-associate nila sa DepEd na libro na hindi naman po published ng DepEd. Kami po ay bombard ng mga alam niyo naman magsakit magsalita ang mga media. Dahil po ang sinasabi nila DepEd published. Pero kung titingnan mo po, hindi po DepEd published yung nandoon sa ano na yun. Nakakalungkod po. Okay. Actually, doon sa budget hearing, tinawag ako ng isang EA ng isang senador. Kasi ang inaano nila, DepEd published daw, yung may ugly, that's not DepEd published book. At saka yung babae na nakaupo na ang sagot ay babae. So I defend that during the budget hearing. So nakakalungkot lang, di ba? So therefore, sabi na it should be error-free. It should be gender and culture sensitive. And it should be inclusive. Okay. Now, another expectations po namin ay yung participation po ninyo when we have this call for submission of the supplementary learning resources for evaluation. Okay, kasi po, if you recall in 2018, parang 2018, We have this call for submission, and I'd like to give my heartfelt thanks to those who submitted their entries or materials. About 46 publishers only ang nagparticipate, and yet ito po ay in partnership with the NBDB. Kasi sila po kasi ang ginagawa po kasi namin. Hindi po kami mismo po ang sumusulat sa inyo kasi that's not our mandate. Our mandate is just to coordinate with the NBDB. Sila kasi nakakaalam sa inyo. And sila po ang pwede mag-invite sa inyo to attend any meetings or any conferences or any whatever we do in the central office so that you will be informed on the calls for submission so that you will also participate during the submission. The actual submission. And 46, I think, submitted their books. And na-evaluate po namin doon. And you know naman na nag-confirm na kayo doon sa ating prize. Okay? Next. So, ito po yon. These are the original initiatives na gusto ko po lang ipakita. Ang CO po, Central Office, ay katuwang niyo po ang aming regional office up to the division office to develop supplementary kasi may mandato sila. Okay, they have the mandate to develop, to produce. Pakita na lang natin, sir. Kasi 5 minutes na lang ako. Ayan. Sige, sir. Ito po yung mga sample materials that they have to do.
doon sa kanilang field. No? Meron po kasi kami section doon na learning resource management section sa region at, sa, at doon din sa division office. Okay. So, nagde-develop po sila ng supplementary, whether big book, small book, whatever book that they have, on top of the regular books na binibigay namin sa kanila. Next. Ito po yung another, ano, sige. Bibigay ko lang po yung sample. Ito po sa Region 3, meron silang, nagagawa sila ng project CAP B o CAP, LRE. Ito po yung Create, Access, Produce, Learning Resources for Excellence. This is for Region 3. Okay. Alright. Next. Ito po yung sa Region 10. I think this is Region, Region 12, Blaan. Okay, this is all, kumbaga ito yung strategy nila, Art of Storytelling sa mga how do you pronounce that? Blaan IPs. Yan, ito po yun. Gagawa din sila ng mga stories kung saan inano din sila sa kanilang learning intervention. Okay? And they produce a very good supplementary learning resources. Blaan, ma'am. Okay, next. Ang tawag po nila doon, Flalok. Okay, meron silang project na Flalok. Okay, so yun po. Ito naman po ay sa Caraga, Bislig. Okay, so in other words, lahat po kasi ng field namin ay ini-encourage namin sila kasi that's one of their KRA. Key result areas sa kanilang, RPMS. Isa po yan na dapat po makaproduce sila ng supplementary learning resources in whatever form. Okay, next. Okay, may provision din sila na nagko-contest sila sa field. In other words, they top other stakeholders so that they will be able to develop, they will be able to produce other supplementary learning resources. At kumbaga, nagko-contest pa sila. Just like this one. That is in Pasay City. Another one still in Pasay City. Next. And this one is in Aurora, Quezon. Manila. Okay. So, ang sabi dito, disturbance to a good heart leads to a positive change. Okay? So, ito po yung DepEd. Kami sa Central Office, we also ask the teachers to develop their own materials through contest. Nagpa-contest din kami. And this will soon be given to all teachers. Field din po yan ang gagawa dito. Okay. So, nagpa-contest kami para sila naman talaga, yung mga teachers, matuto silang gumawa ng storybooks. Alright? At nagbigay din kami ng kunting premyo lang so that sila din po ay maengganyong gumawa the more na makagawa sila ng maraming storybooks or whatever materials that they have to produce so that kung wala pa yung, kung kulang yung competency na binibigay, na develop dun sa libro, they have something to supplement their materials, the books that we distribute to them. Okay, next. Alright, ito yung DAISY. Okay. Kanina, pinag-uusapan ni ma'am, ang mga bata na maliliit ay talaga wala pang masyadong libro. Ganon din po yung mga bulag. Meron ba sa inyong publisher na meron kayong mga for blind? Visually impaired? O, si ma'am meron, pero hindi pa yan sapat, ma'am. Tama? Marami na ba, ma'am, ang inyo? Okay, wala pa. So, ang ginawa po ng DepEd, ay ng DepEd Central Office, katuwang po namin ang BES. We were able to develop, ito po yung DAISY, produce materials para sa mga visually impaired learners using the materials that our teachers develop. Yun yung mga ginawang mga, ang DAISY is, how do you call this letter D? Digital Assistive Information System. Ito po yung para sa mga, nagagawa po kami ng mga talking books, something like that. Yung mga print, kinonvert po nila into talking books. Ito po ay katuwang po namin ang best dito. Okay. Next. Ito po yung sa Region 6. They were able to do a talking books. Yan. Sa DAISY production po yun. Okay. So, next. Alright. So, saan namin magkikita lahat ito? Kanina sabi ko, mandato namin to have the school libraries. Yan po, nakikita mo po
pag nasa paaralan kanila, nandyan sa reading corner. Next. O nasa library hub yung iba on top of the materials na binigay po ng central office. Or, nandyan po sa carousel, yung nandyan po sa library hub. Ang ginawa po ng Guimaras po ay ginawa po nilang carousel approach ang kanilang paggamit ng library hub. Or nasa mobile library. Yung moving, ito po sa ALS mobile library. Okay? Yan, ALS hanging library. Nandyan po yung mga supplementary na materials na dinevelop po ng ating mga guro. Okay? So, ngayon, alright, sige. Ang sabi nito, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Tayo po magtulungan dito sa lahat ng ating para so matuto yung mga batang mag-aaral na lalong higit na marunong silang pagbasa. Okay? And then, last is, yan, PBB. Okay, sabi, PBB means pagbasa at pagsulad, batid nating mahalaga. So with that, my dear friends, thank you very much. At ang huli ko pong sasabihin sa inyo, ito po ay galing sa aking chief. Sabi niya, wait lang, Mr. Ang sabi nito, we labor hard until there is no more scarcity. Toto ba to? In the learning resources, para sa batang Pilipino, para sa bayang ating minamahal. So yun po, yung gusto po namin ipabatid sa inyong lahat. Gawin po namin lahat ang aming makakaya. With your help. Kasi hindi po namin kaya mag-isa. Okay, so with that, partner po tayo sa lahat ng aming pagpo-produce, pagde-develop ng learning resources para sa lahat ng ating mga mag-aaral at mga guro. With that, I love you all. Maraming salamat, Ma'am Edel.